kabawang. Siguro maging ano ang sibuyas, pero sa aking bawang na para na mabit. Sibuyas. Lagyan na natin sila ng pampalasa para habang naluluto, kumakaas yung pampalasa. Yung paminta. Yung pati. Konting pulis lang para maglaro yung pampalasa. Yung ibang nagluluto ng ganito, kamadalian lalo na sa mga canteen, restaurant, ano. Hindi naman sa naninira ako sa kanila. Dahil sa madalian, maraming umu-order. Yung mga karne, hindi na nila pinakukuluan. Hindi nga nila hinuhugasan ng gusto. Ibig sabihin, dapat yung hinuhugasan siya ng hinihilod ng asin, tapos nilalagyan ng suka na pambandaw, tatanggal. Tsaka yung lansa, matatanggal na rin. At the same time, pakukuluan mo yung karne. Para makasigurado ka. Yan, pinakuluan na yan. Malinis na yan, pinakuluan. Kasi lalagyan natin yan sa mura natin, sa tiyan natin. Ito na yung gulay. Gulay, repolyo lang. Repolyo, tsaka karot. Malasa na yung baboy na nilagay natin. Natin siya. Makikita yung ang kulay niya talagang matingkad. Hindi natin pakakalutuin ito dahil para pag kinagat natin, medyo malutong. Yan. Saka yung kulay niya talagang okay na. Mahanguin na natin siya. Lagay natin sa isang sisidlan. Para ipanta-toppings natin siya. Diyan lulutuin yung pansit. Yung iba kasi, dinedireta na. Lagyan mo ng konting toyo, katulad ng sinabi ko sa inyo. Pampakulay lang ang toyo. Ano ba ito?
gusto niyo yung toyo. Ang toyo, pampakulay lang talaga eh, kahit saan lutuin. Hindi naman siya, pampakulay lang talaga ito. Makakita niyo, pag naging itim na yan, i-chain niyo rin ang kulay para pag kumatok sa pansin, maganda ang kulay. Pagkaganyan na, dahil kukunti lang ang mantika niya, pag nilagay niyo yung pansin, at hindi niyo dinagdagan ng mantika, magdidikit-dikit yung pansin. Kaya dinadagdagan din siya ng konting mantika. Para yung pansin, hindi siya dikit-dikit. Pag kulo niya, lalagay na natin yung pansin. Pansin, yung kinalakihan natin, ibinababad nila sa tubig. Yun ang huwag niyong gagawin. Kasi once na binabad niya sa tubig, ang mga noodles, katulad ng mga ganitong pansit, isip-sip siya ng tubig, tapos ilalagay niyo sa pinakuluan niyo, wala na siyang lasa. Mas maganda kung sa may lasa, para pagka sumipsip siya, pag kinain niyo, mararamdaman niyo o malalasahan niyo yung niloko niyo. Tulad niya kumukulo na, may lasa na yan, kaya ilalagay na natin. Diyan sisip-sip na siya ng may lasa. Medyo i-delay natin ang pancit canton kasi once na... Hindi mo ba ginigisa? Hindi, hindi na ito ginigisa. Kasi ang ginigisa lang yung pansaw niya. Bale ito, ganyan na lang siya. Kumbaga saan pinalalambot lang siya. Nakikita niyo yan mamaya, yung finish product niya talagang masasabi niyo, masisiyan. Itong homing ito, matakaw ito sa tubig. Kasi kung pansin lang, hindi yun lang makakatawa. Tama lang yung tubig. Kala nyo marami. Hindi, tama lang siya. Pag sinipsip ng kanton yan, pwede rin marami yung diyon, pwede rin marami yung kanton. Nasa sa inyo na yan kung ano yung nagugusto. Ayan. Luko na siya. Pagka ganyan na, para mas makita yung maganda yung presentation ng luto na yun, nilalagay nyo ngayon sa bowl nyo, tilabisag nyo. Kasi nandun yung oyster sauce, tsaka yung iba pang pampalasa. Kakapit na yun siya, matutuyo. Siyempre, lalagyan nyo rin siya ng konting sako. Mga gulay-gulay. Magtitira kayo para sa ibabaw o yung pang-toppings.
Ayan, luto na ating pansit. Tignan ninyo. Pala nyo lang yung mapula, maalat, hindi po. Yan eh, mapula dahil sa oyster sauce. Tsaka konting pampakulay ng tubig.